Yo, yo, yo! Welcome to my channel, a Honda CB125. Ito yan, mga paps, para mabilis, para hindi yung katamad ang panoodin ng aking vlog. Shoutout kay Kuya Kambal, ay baka pag binidyo ko ito, makakita nyo pwede sa pang buong mundo eh. Para video kita! At saka sa may-ari nito si Sir Mark ng Biawin ba yun? O Libo? Libo. So baka makagawa po kayo ng CB. Makakita yan ng pangalawang asawa. Yabo. Yabo, makagawa kayo ng CB125. Problema is magtataka kayo kasi may kuryente siya. Pag sinipaan nyo, may kuryente. Palyado lang. Ngayon, kahit nakalinis nyo na ang carburetor, palyado pa rin. So, nakabibili pa nga kami ng CDI, pero matagal na ito. Nakabili pa kami ng CDI, original. Halos magtatlong libo na yung original niya eh, sa Honda, sa Caloocan. Ngayon, baka makagawa po kayo. Okay. Ito, huwag natin patagalin. Ito ang problema niya, sir, mga sir. Pulsar. Ayan po. Yan ang problema. Pero may kuryente, di ba? Common natin sa pulsar. Pag sira ang pulsar, walang kuryente. Ngayon ito, may kuryente pa rin. Pero ang nangyayari is... Yan. Atas-tas muna tayo. Yan. Yan. Ang nangyayari... Atas-tas pa eh. Ang nangyayari niyan, ito ay grounded na. Yung, di ba, yan dalawang wire. Para madali nyo maunawaan. Yung green and blue, ito yan. Pag tinest nyo yan, pag pinag-test nyo sa, yan, sa multi-tester, X10 ang set. So, magkakaroon ng resistance. Okay? Kasi meaning, papalo para mas mabilis nyo maunawaan. Pero hindi siya sasagad sa zero. Okay? Tapos ngayon, pag chinek mo yung isang wire, pag nakatusok dito yan sa tester nyo, tinest mo dito sa mismong metal plate niya, nagkakaroon siya ng grounding effect. So, yan. So, di ba mahirap i-trace kasi nagkakaroon siya ng grounding. So, ang akala natin may kuryente, okay. Ang akala natin, carburetor. Minsan, akala ko na nga, loss compression na eh. Kasi may pangyayari ito, noong mga unang na ano, pinaltan lang ni sir ng langis, gumana na. Kaya nga kami nakabibili ng CDI kasi akala namin may problema sa kuryente, defective ang kuryente. Pero ito ang defective. So, baka po makagawa kayo sa ating mga CB125. Pakicheck ang pulsar. Okay po. I-check yung pulsar. Kasi pag nag-test kayo rito sa ano, sa mismong socket ng pulsar, dapat walang continuity yan dito sa mismong metal plate. Hindi siya magkakaroon ng palo para madaling maunawaan. O, shoutout kay Kuya Mark at saka kay Kambal ng Ingas. Ay, bubuin ba yun, pare? Ingas, pare. Ingas, yan. Ayaw pa video, i-video ko sana. Pare, saglit lang. Ayaw talaga. So, ayaw talaga. Okay, so yan. At nagkaroon din ako ng video. Kasi mahirap mag-shoutout po sa aking mga pinsan. Kay Sir Erbin. Saka kay Tita Jubes, sa aking tita. At sa aking mga kay Kuya, ano. Malimutan ko tuloy yung anak ni Kuya Winner. Esensya na. Kapupunta ko lang eh. Nalimutan ko. Ang ganda ng bahay ng Tita Jubes eh. Salamat po. Kay Erbin. Shoutout sa'yo. Kay Kuya Hill. Ayan, kay Ate Abby. Ayan. So, yun na. Yun lang. Bye-bye! So, okay. Ito yung CB125 natin. Para ma-check natin yung good na pulsar coil. Okay. Pagka ang gamit yung multi-tester is ngayon, analog. Set nyo muna yan sa X10. Then, test mo yung test probe kung magkakaroon ng, yun. Yun. Nag-get nyo na, mga paps. Punta nyo sa zero. Sumobre yan. I-adjust nyo rito. Okay? Kasi medyo may problema ng tester natin. Let's check yan. So, infinite yan. Kasi sumasagad siya. Okay? Infinite. So, check nyo yung pulsar coil nyo.
yung terminal socket niyan. So dapat yan magkakaroon niya ng resistance. Ano yan, sabi nga ng iba, papalo. Kahit magkabaligtad yan, pag tinusok nyo yan, itong ating itong tester natin. Baka sabihin, hindi natin pinapakita. Yan, nakita nyo ang reading. Wala kasi tayong holder. Pagka nakita nyo, pag tinusok nyo yung both sides ng terminal ng power coil, hindi yan sasagad sa zero. Pag sumagad yan sa zero, sira yan. Okay? So grounded yan. Yan. May resistance value yan. So medyo lang mahirap i-measure pagdating sa analog, unlike sa digital. So makikita nyo kagad. Dapat hindi sasagad pag doon sa tigkabilang terminals ng passer coil. Yun. Good yan. Okay. Then, paano nyo pa matcheck yan kung good? Siyempre, dapat wala yung pag ganyan dalawang lumabas na passer coil, dapat wala yung body ground dito sa metal plate. Wala, no? Okay. Tapos ngayon, pagka dinugtong nyo ulit yung dalawang terminal, nakita nyo yan, may resistance. Set nyo ito sa dito sa millivolts sa DCM. Ayan, no? Dito sa try nyo sa 2.5. Tapos yung pulsar coil, ikis-kis nyo sa bakal or medyo tapikin nyo na screw. Or kahit anong metal part, kung anong metal, lagay nito. Ayan o. Pag itinikit nyo yan sa metal, gumagalaw. Pasensya na, medyo ano lang, malabo. Nakatusok yan sa DCM 2.5. DCMA or ampere. Ampere ba yun? Ayan, nakita nyo? Pumapalo. Para madaling unawain. Nakakaroon siya ng exciter. Ayan. Nakakaroon siya ng pick-up. Kaya minsan, ang tawag dito is pick-up coil. Nakita nyo? Ibig sabihin, pag na-trigger yung magnet yan, kasi may magnet sa loob, may coil din yan, may rewind din yan. Pag dumaan dito yung relactor ng magneto, magbibigay yan ng signal. Ibabato niya sa CDI. So, pag pumitik na ganyan, yan o. Oh. Once you tap it to the, ano, yan up sa metal plate, papalo yan. So, good yan, good. Okay? So, yun yung mga simpleng trick para matest nyo kung ang pulsar coil nyo is okay. Okay, shout out po lahat ng ating mga friends. At pasensya na kayo. Hindi tayo makapag-upload. Okay po. Bye and thank you. Shout out po sa aking pinsan. Kay Kuya Erwin, sa aking mga titos and titas. And sa ating mga kawasaki lover. Bye bye. Thank you.